Hello guys, welcome to Kusina ni Payat. So today magluluto ay ng sinigang na manok pero my own version of sinigang na manok. So let's start cooking. So unang gagawin natin is magsosote lang tayo ng sibuyas. So halo lang tayo, halo halo mix. And then next natin is yung bawang. And nga pala guys, kung mapapansin nyo sa mga luto ko, lagi kong inuunan sibuyas bago bawang kasi mas mabilis maluto ang bawang. Yung bawang pag nasunog, nakaka-apekto sa lasa yan eh. Then next natin, islagay natin yung manok. Ayan. Bali sa manok, papalabasin lang natin yung lasa sa gisa. Parang magmamantika siya. Tapos guys, nga pala sa kabilang side, nandutuan, nagpakulo na ako ng tubig. Bali, ayan guys, ito, makikita nyo kumukulo na yung tubig. Lalagay lang natin yung sibuyas and then yung also yung kamatis. Bali, papakuluan lang natin siya. Parang yung tawag dito, yung sabaw, papalasahin lang natin. Bali, ganyan kasi yung normal na way ng pagluluto ng sinigang, di ba? Bali, papakulo ka ng tubig, lagay ka ng sibuyas, kamatis, then yung karne. Sa akin, ang ginagawa ko kasi, ginigisa ko yung karne. Bali, pagkagisa, tsaka ko siya ihalo ulit sa may pinagpakuluan para mas lumabas talaga yung lasa. And ginagawa ko to lalo sa manok kasi minsan pag hindi ko siya ginanito, nagiging ano siya, malansa. Then yun guys, lagyan natin ng patis. Yung patis pampalasan sa manok. Then lagyan din natin siya ng chicken cubes. Yan, lagay natin chicken cubes. Nilalagyan ko siya ng ganito para maging malasa talaga siya. Hindi kagaya ng pag hindi mo siya ginanito, hindi mo siya ginisa. Pag kinain mo yung karne, wala siyang lasa, parang plain na plain. Diba? Then, sa pinagpapakuluan natin na sabaw, bali kukuha tayo ng kamatis, mga ilang piraso lang. Para, alam mo na, dagdag lasa rin sa karne. Yan. Okay, so, lagay pa tayo ng isa pa. Yan. Isa pa ulit. Yan. Okay na yan. Then haluin lang natin hanggang yung kamatis natin yung maging parang durog na siya. Parang nagtutubig-tubig kasi galing siya sa tubig, di ba? Pagka hinango mo siya doon, parang nagiging sobrang lambot niya, madali na siyang madurog. So, yun ang kailangan natin talaga para yung tawag ito, yung parang sabaw na lumabas sa kamatis, papakapitin natin sa karne yan. Ayan. Bali, ganito ako magsigang. So, ayan guys, yung pinagpapakuluan natin, nakita nyo. Lagay na natin yung labanos. Kasi, nuna natin yung labanos, ito yung parang pinakamatigas eh. Matagal maluto ito eh. Ayan. So, haluin lang natin. Ayan, halo-halo. Then, kuha ulit tayong kamatis. Lagay ulit natin sa ating manok na ginigisa. Diba? Ayan, nakita nyo na. Durog na siya. Durog na, durog na. Haluin lang natin ng haluin hanggang kumapit sa karne. Yan, ang bango guys. Kung nandito lang kayo, naamoy nyo. Iba talagang amoy na karagutok. Ayan. So guys, pagka ano, medyo tuyo na siya, lagay natin yung talong. Ayan. Lagay natin lahat ng talong. And nga pala, kung mapapansin nyo, dito ko nilagay yung talong. Hindi ko siya nilagay dun sa pinagpapakuluan. Kasi sa akin, pag mas gusto ko yung ano, yung talong yung medyo buo-buo, hindi yung durog kasi pagka nilagay natin sa pinagpapakulo mo, overcook siya, madudurog. Ayan. So yan lang guys, ihaluin natin saglit tapos takpan natin mga ilang segundo lang yan, tapos balik tayo dun sa pinagpapakuloan natin. So dito sa pinagpapakuloan, lagay natin yung okra. Ayan, lagay natin yung okra. Okay, pagkalagay ng okra, balik tayo dun sa talong na tinakpan natin. Buksan na natin and then ililipat na natin dun sa pinagpapakuluan natin kasi okay na siya. Makikita nyo naman, tuyo na, di ba? Simiksik na yung lasa niya sa karne pati sa talong. So yan, lipat natin dito kasi mas malakas ang apoy nito sa kabila. So ayan guys, isasali lang natin, ililipat na natin. And nakita nyo kanina masabaw siya, di ba? Pero nung sinalin ko na, konti na lang tubig niya kasi nga na-absorb na siya nung karne pati nung talong. So ayan guys, lagay natin, huwag tayo magtitira, lalo yung mga dikit-dikit sa gilid, isama natin yan kasi yan ang nagpapasarap talaga. Nandyan talaga yung mga namuong lasa, yung mga tutong-tutong. Ayan. So ayan guys, pakuluin lang natin siya. Then, antay lang tayo saglit, mga 1 minute or maximum 2 minutes.
Ayan, takuloy lang natin. Then, ilagay na natin yung sinigang, ano tawag yun? Sinigang mix o sinigang powder. Basta yun na yun. Kasi wala akong ano dito, yung sampalok. Ayan, so haluin lang natin. Halo-halo. Then, lagay na natin yung patis. Ayan, teka lang. Ops, ayan. Lagay natin yung patis. And nga pala, guys, ang pagsisigang, depende sa panlasa niyan, kung anong gusto niyo yung lasa. Kung gusto niyo sobrang asim, pwede niyo lagyan niyo ilagay yung isang buong powder, yung powder, isang sachet na sinigang mix. O kaya minsan dalawa lagay mo para pagka pagkahikop po ng sabaw, mukha asim ka, di ba? Para sa mga kinain mo. Then guys, na napansin niyo may nilagay akong kamatis, bali yan yung natira kong kamatis isang piraso. So nilagay ko na rin. Sinama ko na para mamaya pag hinain na, ano siya, magandang tingnan, iba-ibang kulay, di ba? So ayan guys, haluin natin. Then next nating ilalagay is siling pangsigang, yung siling green na mahaba. Eh kaso wala kaming nabili kanina, kaya ito, siling ano na lang to, maliliit. Pero magkasing kulay naman siya, kaya okay na yun, pwede nung pagtsagaan, di ba? Ayan. Then, ang ilalagay ko ngayon sa dahon-dahon is lettuce. Kasi minalas ulit ako, walang kangkong, kaya lettuce ang nilagay ko. Kasi pwede naman lettuce, pwedeng spinach, depende. Wag lang yung dahon na may lasa, kaya yung malapot, nagpapalapot, wag lang yun. Ito, pwede ito, lettuce. Lettuce, spinach, then kangkong. Yan, yung tatlong yan, pwede mong ilagay. Kahit alin dyan. So, yan guys, ilagay lang, ilubog lang natin. Then, takpan natin. So ito na ang ating finished product na sinigang na manok. So thank you for watching guys, and please don't forget to subscribe my channel, Kusina ni Payat. And kung nagustuhan nyo yung video natin guys, palike na lang and comment. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga bagong lutuin at bagong video na i-upload ko. So that's all guys, thank you, bye!